ibinabahagi namin ang ilan sa mga pinaka-espesyal na sandali kasama ang aming pamilya at mga kaibigan sa kusina. Pagdating sa pagluluto, marami kaming iniisip sa aming mga recipe mula sa mga sangkap na aming pinipili hanggang sa pagtanghal ng mga pagkain. Napakaraming pagmamahal at pangangalaga ang napupunta sa pagluluto para sa ating mga mahal sa buhay. Ngunit, paano nakakaapekto ang mga ginagamit natin sa kusina sa kalusugan ng ating mga mahal sa buhay? Ang ginagamit natin sa paghahanda ng pagkain ay isa ring pangunahing sangkap sa ating kinakain. Minsan, delikado ang mga ginagamit natin na pangluto sa kusina, lalo na ang non-stick cookware na nakakasama sa ating kalusugan at sa kalusugan ng mga mahal natin sa buhay. Ang non-stick cookware ay ginawa gamit ng mga permanenteng kemikal, isang klase ng mga kemikal na tinatawag na PFAS. Ang mga kemikal na ito ay maaaring nakatago sa ating mga pagkain at sa ating mga tahanan kahit na nahugasan na ang kawali. Maaari tayong magkasakit pag gumamit tayo ng non-stick cookware dahil ang non-stick cookware ay maaaring magdulot ng cancer at mataas na kolesterol sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Upang maiwasan ang mga kemikal na ito at para maprotektahan ang ating pamilya, itapon ang lumang non-stick cookware, lalo na kung ito ay bingkong, kubas o gasgas. Palitan ang iyong non-stick cookware ng mga alternatibo katulad ng hindi kinakalawang na asero o cast iron. At kung kailangan gumamit ng non-stick cookware, magluto sa mahinang apoy, pahanginan ang inyong kusina at gumamit ng mga kasangkapang gawa sa kahoy upang maiwasan ang paggamot ng iyong mga kawali. Matuto ng higit pa sa sfenvironment.org.